guys, sa pagpapatuloy po ng vlog natin mga kaplastadas. So ngayon po guys, dito po ako sa taas ng renovation project kung saan po yung kalahati muna ng bahay mga kaplastadas. So ito muna yung nilalataga namin ng trusses mga kaplastadas sa pamamagitan ng kawayan mga kaplastadas. Pero yung size ng kawayan is almost 15 centimeters yung laki mga kaplastadas. At sa ngayon, binutasan po namin itong pinaka-king post po natin mga kaplastadas gamit yung 12mm diameter na size ng drill bit natin. At sa ngayon mga kaplastadas is tinalian po natin yan ng plastic rattan mga kaplastadas. So ganun, matibay po siya. Kaysa sa mga huli, mga naunang gawa ng mga bagito na itong mga karpintero. So ito yung mga gawa nila, yan. Nakasaklob lang po siya sa kawayan. Tapos yung king post niya halos malating ting lang ng laki ng ano natin, king post. Ito po, ito po yung nagsisilbi na siya po yung hawak ng pinaka ano natin, pinaka top cord natin mga plastadas. So ngayon, mapapansin nyo rito sa taas, may bukol dito. Yan. Hindi po yan bukol mga kaplastadas, bale biak na po siya. Yan. Ganun din sa kabila, halos biak yung lahat ng ano nila gawa. Kasi hindi talaga kakayanin na nitong malatingting na ano nila, king post mga kaplastadas. So ngayon, ni-revise ko yung ano nila, yung gawa nila. So ito na po mga kaplastadas yung ano natin. Tapos pagdating doon sa taas mga kaplastadas, so nakapatong na po yan at samahan nyo ako at ipasilip ko sa yung mga kaplastadas yung tamang pangyayari dito sa taas. So ngayon mga kaplastadas, dito po tayo sa taas ng bubong natin mga kaplastadas. At mapapansin nyo, yung king post natin mga kaplastadas, pinatagos po natin sa bubong. Kasi renovation na ito mga kaplastadas, totally na renovation. Kaya kailangan natin magputol ng mga bridging na kung saan ay yung mga dating nakakabit itong mga kawayan. So paputulin natin yan para sa ganun matuloy yung ano natin, yung pribagong mga ano natin, braces. So ngayon guys, samahan nyo ko at ipapasilip ko sa inyo yung taas mga kaplastadas. So ito na po yung mga nagagawa po namin mga kaplastadas. Yan, ito yung ano natin, ito yung hip thrust natin mga kaplastadas. Yan, ipakita ko po sa inyo ng maigi mga kaplastadas. Ito yung mga kaplastadas, yan. Yan. Ito yung reference natin kung saan unang-una tayo na dito yung ano natin mga kaplastadas, ito yung references natin. Yan. Ito yung tansi. Yan. Dito lahat yung dulo ng ano natin, trusses, at nakahulog na yan dito sa baba mga kaplastadas, kung saan yung mumuhon natin ay ito. Nakapasok pa to ng mahigit mga isang dangkal o 20 centimeters mga kaplastadas. So ngayon, ito yung tamang pag joint ng ano natin, trusses na kawayan mga kaplastadas. So nakapako na yung 4 dito, pero hindi pa yan dito nagtatapos. Gawa nga mayroon pa ko gagawin dito kasi tatali pa natin ang alambre yan o kararatan. So ito mga kaplastadas, ganun din yung proseso doon sa baba kanina na tinuro ko na may butas. So binutasan po namin yan ng 12mm diameter size ng drill bit mga kaplastadas. At ito yung poste kung saan po yung natirang poste na nanak tayo, binaloktot natin yung isang 12mm at binalot natin itong bottom cord natin mga kaplastadas. At naglagay rin ako dito ng braces na 10mm para dito sa taas. At dito mga kaplastadas, so hindi pa yung nagtatapos dahil bababaloktot ko pa to for finalize mga kaplastadas kung matapos yung trusses natin. So ito yung indication ng output natin mga kaplastadas. Yan. So yun mga kaplastadas, ito yung hip thrust natin at naka-layout na rin yung tansi natin dyan para sa ano natin, sa rafter mga kaplastadas. So mapapansin nyo yung bubong natin na luma, may mga butas po yan kasi dito nga natin pinadaan yung pinaka bottom cord ng ano natin, trusses mga kaplastadas. Ngayon kung saan dito ako naglalakad, so mapapansin yung mga kaplastadas, malaki yung mga ano natin, mga kawayan. At ito, lahat ng mga ano na yan, lahat ng mga bottom cord natin mga kaplastadas is
binalot ko po ng ano yan, 10mm na kung saan ay yung dating abang na para talaga sa trusses ay ito na po yung mga kaplasadas. Yan. At gumamit tayo ng ano diyan, welding rod, welding machine. So yun mga kaplasadas. Mapapansin niyo, narito pa yung ground ng ano natin, welding machine. So yun, kaplasadas. Kaya matibay talaga yung pagkagawa ko pala ng mga kaplasadas. Gawa nga itong poste natin ay dito nga talaga tumama yung ano natin, isang bottom cord. Kaya yun, maigpit talaga yung depensa sa mga consequences na mangyayari kagaya ng bagyo. Yan mga kaplasadas. At doon sa dulo, hindi pa na nagtatapos yun dyan mga kaplasadas. Gagawa nga mayroon pa tayong gagawin dyan. Yan, may mga braces pa yan mga kaplasadas. Yan, at yun yung kapartner ng isang layout natin sa taas. Yan, yun mga kaplasadas. Yan. At kung sakasakali man na umulan mga kaplasadas, so meron tayong magagamit na trapal. Yan, itakip natin dyan sa taas.